Kamusta, ako po si J.E. at maraming salamat sa pagbisita muli sa aking channel. Ngayon nga ikukwento ko sa inyo ang teorya kung paano naging reincarnation ni Zigg si Killua at kung papaano nakapasok si Nanika sa katawan ni Aloka. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang i-hit ang ating subscribe button pati na rin ang notification bell. Kung hindi pa rin kayo nakakapag-subscribe sa ating ikalawang channel Ukol sa One Piece at nakafollow sa ating mga Facebook pages, ay i-click nyo lamang ang mga links sa baba para lagi kang makasama sa araw-araw na kwentuhan dito lamang sa JETV. Isa sa magandang aspeto na ginawa ni Togashi sa Hunter x Hunter ay ang paglalagay ng isang interesanteng pamilya sa loob ng kwento. Ang pamilyang ito ay kilala natin bilang Zoldyck, na bantog rin bilang angkan ng mamamaslang. Sa sobrang sikat ng mga Zoldyck, masasabi kong mas kilala pa natin sila kaysa sa mga freaks na kinabibilangan ng ating bidang sigon. Hindi rin katulad ng angkan ng mga freaks, ang mga Zoldyck ay nagre-representa sa isang pamilyang kadalasan nating nakikita sa totoong buhay, sapagkat binubuo sila ng isang tatay, isang nanay, mga anak, at meron pang lolo't lola. Ganun pa man, sa kabila ng kaalamang meron tayo sa mga Zoldyck, may mga bagay pa rin nananatiling sikreto ukol sa kanila. May mga parte pa rin ng pamilyang hindi natin ganoon kakilala o hindi natin nakikita. Isa sa mga membrong ito ay si Zigg Zoldyck. Si Zigg ay unang naipakilala sa kwento noong ipinapaliwanag ni Jing sa Beyond Expedition Team ang panganib ng pagtungo sa Dark Continent. Ayon sa Hunter, isa sa mga hindi dokumentadong ekspedisyong naglakbay patungo sa kontinente ay ang misyon na kinabilangan ng dating chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero. Sa misyong ito, kasama niya ang batikang hunter na si Linay Hordov at ang natatanging asasin na si Zigg Zoldyck. Katulad ng ibang miyembro ng kanyang pamilya, si Zigg ay kakikitaan ng mga katangiang meron ng pangkaraniwang Zoldyck. Meron siyang kulay pilak na buho katulad ni Zeno, mga matang katulad ng Killua, at kakaibang tapang na pinapatunayan ng kanyang pagngiti sa kabila ng mga dambuhalang halimo na nasa sa kanyang harapan. Mga halimaw na nagpagulat kanila Netero at Linay. Bagamat malinaw na binanggit ng kanyang pagiging Zoldyck, hindi nasabi kung kaano-ano talaga ni Zigg ang ibang mga Zoldyck. Ganun pa man, nagpakita ang kwento ng ilang mga pahiwatig sa tunay na relasyon niya sa pamilya ng mga batikang asasin. May posibilidad na si Zigg at ang matandang Zoldyck na si Maha ay iisa. Dahil kung ating pagkukumparahin ang kanilang pisikal na hitsura, kapansin-pansin may malaking pagkakapareho ang mukha ng dalawang karakter mula sa hugis ng kanilang mga mata, linya sa kanilang bibig hanggang sa figura ng kanilang mukha. Maaaring dahil sa katandaan, nagbago ang itsura ni Zigg katulad ng pangkaraniwang nangyayari sa mga karakter sa kwento, at kasabay din ito ang pagbabago niya sa kanyang pangalan para maging Maha. Meron ding isa pang posibilidad na si Zigg Zoldyck ay ang hindi pa rin na ipapakilalang ama ni Zeno. Ito ang paniniwalang sinusuportahan ko. Ipinresenta sa chapter 264 ang isang larawang nagpapakita ng henerasyon ng pamilya Zoldyck. Dito, mapapag-alaman na ang lolo ni Killua na si Zeno ay apo ng pinakamatandang nabubuhay na Zoldyck na si Maha. Kaya, lumalabas na meron pang isang miyembro ang pamilya na hindi pa naipapakilala, at ang miyembrong ito ay ang ama ni Zeno. Naniniwala akong ito si Zigg Zoldyck dahil sa ilang ebidensya. Una ay dahil sinasabi rin sa larawan na magkaedad si Netero at Maha. Subalit, sa ipinakitang parte kung saan magkakasamang naglakbay si Netero, Zigg at Linay patungong Dark Continent, kapansin-pansing mas matanda ang pagkakaguhit kay Netero kumpara sa pagkakadesenyo kanila Zigg. Sinasabi rin sa kwento na sa edad na 50, unang natuto ang dating chairman ng paggamit ng Nen. Ibig sabihin, maaaring pumunta siya sa Dark Continent sa pagitan ng kanyang 50 hanggang 60 edad, at maaaring kasama niya dito si Zigg na nasa 20 hanggang 30 gulang na. Bukod dito, kaduda-duda din na sa 2004 data book ng Hunter x Hunter, binanggit na anak ni Maha si Zeno Zoldyck. Subalit, sa 2011 version ng kwento, malino na sinabi ni Zeno kay Netero na si Maha ay kanyang lolo, habang ipinapakita ang kanilang generational graph. Hindi pinaliwanag ng istorya o ni Togashi ang pagbabagong ito. Subalit, naniniwala akong ginawa ito para maisingit ng mayakda ang isang karakter na kanyang idadagdag. At ito ay si Zigg na bibigyan niya ng papel bilang ama ni Zeno. Batid kong may pagkakaya ba ang hitsura ng batang Zigg sa larawan ng ama ni Zeno na ipinakita sa kwento? Pero, ang katotohanan ito ay maaaring dala lamang ng pagtanda ni Zigg katulad ng nangyari kay Netero, at katulad ng pagbabagong nangyari sa mga membro ng Zoldyck kabilang sila Killua, Aloka, at Illumi. Isa pa rin sa ebidensya ko na hindi iisa si Maha at si Zigg Zoldyck ay ang pagpasok ni Nanika sa kwento. Ngayong kinumpirma na ng serya na si Nanika ay isang nilalang na kabilang sa limang banta ng Dark Continent,
Sigurado ako na ang nagdala sa kanya para makarating sa ligtas na mundo at para makapasok sa pamilya ng mga batikang mamamaslang ay ang nag-iisang koneksyon ng pamilya Zoldyck sa Dark Continent. At ito ay ang miyembro ng kanilang angkang nakapunta dito na walang iba kundi si Zigg. Ginamit ko itong patunay sa ideyang hindi sila iisa ni Maha sapagkat ipinabatid ni Silva sa kanyang anak na si Killua na hindi nila alam kung saan galing ang nilalang na pumaloob sa katawan ni Aloka. Impormasyong kayang ibigay ni Maha kung siya talaga si Zigg Zoldyck. Sa madaling salita, si Zigg ay hindi si Maha Zoldyck at mas naniniwala akong siya ang ama ni Zeno. Pero kung si Zigg ay ang tatay ni Zeno, nasaan na siya ngayon? At bakit hindi siya pinapakita sa kwento? Kung ating babalikan ng episode 22 ng Hunter x Hunter, habang patungo si Lagon, Kurapika at Leorio papuntang Kukura Mountain, sinabi ni Kokulu na may 10 miyembro ang pamilya Zoldyck. Kabilang sa mga membrong ito sila Maha, si Zeno, ang kanyang asawa, si Silva, ang asawa niyang si Kikyo at ang 5 nilang anak. Walang ni isang impormasyon ukol kay Zigg. Sa tingin ko, ang dahilan kaya hindi kasama dito ang hindi pa na ipapakilalang asasin ay dahil nasa larawan lamang ang mga miyembrong nananatili pang buhay at inalis na sa paglalarawan ng parte ng pamilyang yumao na, katulad ni Zigg Zoldyck. Dahil sa kamatayan ni Zigg, maraming lumalabas na teorya na ang asasin ay nagkaroon ng ikalawang buhay at naipasa ito sa katawan ng kanyang apo sa tuhod na si Killua Zoldyck. Isa itong bagay na wala pang kasiguraduhan at hindi ko pa kinokonsidera ng lubusan. Pero paano kung may posibilidad nga mangyari ito? Paano nga kung naipasa talaga ni Zigg ang kanyang buhay kasama na ng kanyang lakas kay Killua? Dahil kung uhugot tayo ng mga parte ng kwento na maaaring maging ebidensya para suportahan ang teorya na reinkarnasyon ni Zigg si Killua, maaaring makita natin ito sa dahilan kung bakit ang batang asasin ang pinili nila Silva bilang tagapagmana ng negosyo ng mga Zoldyck at nilagpasan nila ang mga naunang anak na sila Illumi at Miluki. Pwede nating isipin na ibinibigay nila Silva at Zeno ang posisyong ito kay Killua hindi dahil puti rin ang kanyang buhok at lalong hindi dahil isa rin siyang transmuter, kundi dahil ang kanyang kakayahan ay ipinasa ng isang Zoldyck na may abilidad na sapat para makapunta na sa Dark Continent, at ito ay si Zigg. Ang pagiging isa din ng dalawang asasin, ang posibleng dahilan kung bakit higit kanino man ay si Killua ang pinakanagbalan ng hitsura ni Zigg, at kung bakit magkaugali rin sila. Kung ating babalikan ng chapter 42 ng manga, sa di malamang basihan, sinabi ni Zeno kay Miluki na special si Killua at tinanong niya ang kanyang ikalawang apo sa masasabi nito sa potensyal ng kapatid. Sinagot ng binatang Zoldyck ang kanyang lolo sa pag-aming si Killua na siguro ang nagtatagli ng pinakanakamamahang talento sa lahat ng nabubuhay na Zoldyck. Pero sa kabila nito, duda si Miluki sa galing na Killua bilang asasin, sapagkat ang ating bida ay may kakaibang pag-iisip. Palagi siyang tumataka sa responsibilidad at nakikipagkaibigan, mga katangiang ipinanglarawan ni Miluki ukol kay Killua na nagkataong inugali rin ni Zigg Zoldyck. Pinapatunayan ito sa pagpunta niya sa Dark Continent kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Bukod pa sa pagiging natatangin ni Killua para sa mga Zoldycks, isa pa sa pwede nating magamit na pruweba sa posibilidad ng pagiging isa ni Killua at ni Zigg ay si Nanika na nasa katawan ni Aloka. Ayon sa kopya ng Journey to the New World na binasa ni Steiner, ang mga ay o ang tunay na uri ng mga nilalang na kinabibilangan ni Nanika sa Dark Continent ay mayroong titulo na Codependence of Desire. Para sa kaalaman ng nakararami, ang codependency ay isang klase ng relasyon kung saan ang isang tao ay sinusuportahan o ibinibigay ang kagustuhan ng kanyang kapwa, kahit pa man may dulot itong masama at malaking kabayaran sa hinaharap. Deskripsyong kapareho ng paraan kung papaano gumagana ang kapangyarihan ni Nanika. Sa oras na mapagbigyan ng kahit na sino man ang tatlong utos ni Aloka, lalabas mula sa katawan niya si Nanika at magkakaloob ito ng isang kahilingan sa kahit na sino man. Kayang tuparin ni Nanika ang kahit na anong kahilingang naisin ng taong kanyang napili, mula sa pagbibigay ng walang hanggang kayamanan hanggang sa pagpapagaling ng mga taong nasa bingit ng kamatayan. Ang nakakatakot pa sa kapangyarihan ng nilalang na nasa loob ni Aloka ay maging ang mga magagaling na nanusers kagaya nila Zeno, Silva at Illumi ay hindi kayang maipaliwanag ang nag-uumapaw na kapangyarihan ni Nanika. Kaya, bukod sa hindi nila ito kayang kontrolin, ay hindi rin nila alam kung saan ito nanggaling. Sa paniniwala ko, noong nagpunta si Zigg sa Dark Continent kasama ang kanyang mga kaibigan, nakasalamuha niya dito ang isang ay. Napaamo ito, naiuwi sa ligtas na mundo at nakontrol ang kapangyarihan nito. Sa papaanong paraan, sa pamamagitan ng pagmamahal. Kung nabigla kayo o natawa kayo sa sinabi kong paraan ay uulitin ko ito.
Nagawa ni Zigg Zoldyck na makuha ang isa sa pinakamapanganib na nilalang sa kwento sa pamamagitan ng pagmamahal o pag-ibig. Marami ang naniniwala na ang pangalang Ai o ang tawag sa lahi ni Nanika ay pinaikling tugon na Hai ng mga Japanese na may kahulugang oo sa Tagalog. Hindi ko kukontrahin o babaliin ang ideyang ito, pero bago pa man maging salin ng tugon na oo ang Ai, ang kahulugan muna ng salitang ito ay love sa Ingles at pag-ibig sa Tagalog. Sigurado ako na kapag nagawa mong maipadama sa mga Ai ang iyong pagkalinga at pagmamahal, ay magagawa mo ring mapaamo sila o mapasunod sila ayon sa iyong kagustuhan. Kaya nung iginuhit ni Togashi ang mga nilalang na ito, ay ang salitang Ai lamang ang inilagay niyang huni o salita nito. Sapagkat, ang nag-iisang bagay na gusto lamang nila sa kanilang buhay ay pag-ibig. Maaaring, ang rason din kaya pinapaslang ni Nanika ang mga taong tumatanggi sa kanila ni Aloka kasama ang mga taong konektado o mahalaga sa mga ito ay dahil ang hindi pagbibigay ng mga hinihingi ni Aloka ay katumbas ng hindi pagbabalik ng pagmamahal na kinakailangan ng Ai na si Nanika. Sa tingin ko, noong nakita ni Zigg ang Ai sa Dark Continent ay nagawa niyang maibigay dito ang pagmamahal na hinihingi ng nilalang. Sumanib ito sa kanya para gamitin siya bilang host at sumama pabalik sa ligtas na mundo. Matapos ang maraming taon, dahil magkasama sila sa iisang katawan, namatay ang Ai sa parehong oras na namatay si Zigg. At mula dito, pinanganak ang kanilang ikalawang buhay bilang si Nanika na nasa katawan ni Aloka at ang ating bida na si Killua. Ang kanilang ginamit para magawa ang bagay na ito ay walang iba kundi ang isa sa mga yaman na matatagpuan lamang sa Dark Continent. At ito ay ang Trinity Elixir. Bagamat hindi pa naipapaliwanag ng kwento kung anong gamit ng yamang ito, makukuha naman natin ang kapakinabangang dulot nito sa pamamagitan ng mismong pangalan bilang Trinity Elixir. Sapagkat, ang Trinity o Trinidad ay may isa lamang kahulugan sa ating mundo, at ito ay makukuha sa katuroan ng Kristyanismo. Para sa mga Kristyano, ang Trinidad ay nangangahulugan na ang Ama ay Diyos, na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, na ang Espiritu Santo ay Diyos, at ang Diyos sa tatlong personang ito ay iisa lamang. At katulad ng Panginoong Hesukristo, si Zigg at ang Ai sa katawan niya ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Sigurado ako na hindi nagkataong sa dinami-dami ng pwedeng ipangalan ni Togashi sa isang yamang matatagpuan sa Dark Continent ay bigla niyang naisip na isunod ito sa mismong salita na sumisimbolo rin sa muling pagkabuhay. At sigurado rin ako na hindi nagkataong sa dinami-dami ng mga nilalang na namumuhay sa kwento ay inilagay ni Togashi ang Trinity Elixir sa eksaktong bahagi ng Dark Continent kung nasaan ang mga Ai. Kaya walang duda na noong naglakbay sila Zigg sa Dark Continent ay nakita niya dito ang mga Ai kasama ang yamang muling bumuhay sa kanila. Siguro, ang tanging benepisyo lamang na kayang ipagkaloob ng yamang ito ay ang pagpapanatili ng kapangyarihang tinataglay mo sa unang mong buhay at kasiguraduhang makasama mo muli ang iyong minamahal sa ikalawang mong buhay. Maaaring, noong nabuhay muli sila Zigg at ang Ai na kanyang dala sa ligtas na mundo ay napanatili nila ang kanilang lakas, kakayahan, kapangyarihan at pagmamahal sa isa't isa bilang sila Killua at Nanika. Maaaring ito ang dahilan kung bakit malapit ang dalawang karakter sa isa't isa. Maaaring dahilan rin kung bakit marunong makadama ng pagmamahal sa Killua. Ang dahilan kung bakit gusto ni Nanika ang mga aksyong nagpapadama ng pag-ibig katulad ng paghaplos sa ulo, pagyakap at paghalik. Dahilan kung bakit paulit-ulit na sinasabi ni Nanika ang pagmamahal niya kay Killua. Kung bakit umiiyak ito kapag nagagalit ang Hunter. Kung bakit napapalabas ng ating bida ang nilalang anumang oras niya naisin. At kung bakit nagagawa ni Killuang utusan si Nanika at kontrolin ang hindi masukat nitong kapangyarihan. Katulad ng aking sinabi kanina, hindi ko pa masyadong kinukonsidera ang posibilidad sa pagiging isa ni Zigg at ni Killua. Subalit, sa tingin nyo, sa pamamagitan ng mga koneksyong inilatag ko, maaari nga kayang maging isa sila Killua at Zigg Zoldyck? Kayo na ang humusga sa teoryang ito. Ito po ang aking buong paliwanag sa lahat ng impormasyong alam natin ukol sa koneksyon ni Zigg, Killua at Aloka. Bago po kayo pumunta sa susunod na video, gusto ko munang batiin sila Carl Anthony Sancho, George Malacapo, Ken De La Luna, kasama rin sina Dry MacLeod, CJMML, Giscoro Gino III, pati rin sila Roycin Magturo, Ervin Abong, Mark Dave Parcon. At syempre sina Calamidad Gaming, Anne Margaret Kabotiha, Bugs TV. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa baba.
At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!